بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kagabi na simulan na natin yung pagtalakay sa katotohanan na meron yung Mahdi. Dahil meron mga tao na itinatanggi nila ang pagdating ni Mahdi. At minamaliit nila ang katauhan ni Mahdi na para bang hindi siya mahalagang katauhan sa Islam. Sa napagtibay sa maraming mga hadith at sa sinabi ng mga scholar ng hadith na totoo si Mahdi at darating siya sa dulo ng panahon bilang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa umma na ito. Ngayon naman, inshallah, Aqaidul Firaq al-Islamiyya fil Mahdi. Ang paniniwala ng iba't ibang mga sekta ng Islam tungkol sa al-Mahdi. Ang paniniwala ng iba't ibang mga sekta ng Islam tungkol sa al-Mahdi o tungkol kay al-Mahdi. Ngayon, bakit sabi dito Firaqul Islamiyya? Mga sekta sa Islam. Sabihin na naman ng nagmamarunong, bakit meron bang sekta sa Islam? Meron nga. Hindi natin kailangan na paulit-ulit na pagtatalunan pa yung bagay na yan, kasi bagaman iisa lang ang Islam at iisa lang ang akida, iisa lang ang sharia, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagsabi na sataftariku ummati ila 73 firqa. Mahati ang aking umma ng 73 na sekta. Na mas marami pa sa 71 ng mga Kristiyano at 72 ng mga Hudyo. Na ang bilang na ito, ito ay bilang na mujazi, ito ay bilang na hindi literal. Ito ay pagpapabatid lamang mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging mas marami ang sekta ng mga Muslim. Mas maraming sekta ang mga Muslim kasi tayo na ang huling umma at marami ang mga Muslim sa umma na ito o marami ang kasapi sa umma na ito. Ngayon, kung gugustuhin man nila na manatili sa firka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng sinabi niya karugtong ng hadith, kulluhum finnari illa ma ana alayhi wa ashabi, lahat daw ng sekta ng Islam ay mapupunta sa impyerno liban na lamang sa sekta na kung saan naroon ako at ang aking mga kasama. Ibig sabihin, may mga sekta talaga sa Islam at magpapakilala silang Muslim. At maaring ang mga ibang sekta na ito ay hiwalay nga sila na sekta na may tuturing, pero hindi naman sila kafir. Naintindihan nyo? At dahil hindi sila kafir, maaring mapupunta sila sa impyerno dahil sa mali nilang paniniwala, pero bandang huli, ililigtas sila o mapagbabayaran nila ang kanilang mga kasalanan, kukunin sila ni Allah mula sa impyerno at papapasukin sa paraiso. Yun ang ibig sabihin kapag ang isang sekta ay tinukoy na sekta o kapag ang isang grupo ng mga Muslim ay tinukoy na isang uri ng sekta. Kaya nga yung mga tabligh, uminit yung mga ilong nila kapag nasasabihan sila na sila ay membro ng sekta liban pa sa sekta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindi ito sinasabi ng mga Muslim dahil galit sila sa tabligh. Sinasabi nila ito dahil ito ang nakikita sa kanilang mga paniniwala at kanilang mga ginagawa na inilalayo nila ang kanilang mga sarili mula sa Islam kung paano ito iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganitong bagay natin mauunawaan kung paanong nagiging sekta o kulto ang anumang grupo ng mga Muslim kapag sila ay meron ng pinangahawakan na kakaibang paniniwala at mga gawaing pagsamba
liban pa sa kung anong napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Sheikh Al-Albani bilang halimbawa, itinuring niya ang tabligh bilang sekta na hiwalay. Ngayon kung meron magsasabi na hindi sekta ang tabligh, bagkus sila ay Ahlus Sunnah, at ang mga tabligh dito sa Pilipinas ay Ahlus Sunnah, hindi sila kabilang sa mga tabligh sa India. So sila ang pinaka nakakaalam sa bagay nito dahil sila yung may karanasan na nakasama sa mga tao na ito, pero hindi rin naman natin pwedeng itapon ang sinabi ni Sheikh Al-Albani tungkol sa kanila at ganyan din yung iba pang mga scholar. So merong sekta sa Islam. Ngayon, kung naiinis yung mga tao na sila ay tatawagin na sekta ng Islam, ayaw nila na pagbibintangan sila o pararatangan na sila ay nasa ibang sekta na ng Islam, liban pa sa Ahlus Sunnah, ayusin nila ang kanilang akida nang sa gayon ay hindi sila mapagbibintangan na naliligaw o nalilihis ng landas. Dahil ang mga bid'a, maging ito man ay bid'a sa akida, bid'a sa mga gawaing pagsamba, lahat ng ito ay pagkaligaw. Lahat ng ito ay pagkaligaw. At ang lahat ng pagkaligaw nga ay patungo sa impyerno. Una sa mga tatalakay natin ngayon, syempre, ang akida natin, Amma akidatu ahlus sunnah wal jama'a fahiyya muwafaka lima saknahu minal ahadith sahihah. So simple lang ang paniniwala ng ahlus sunnah sa Mahdi. Ito ay ayon sa mga natalakay natin kagabi ng mga hadith. Yun lang. Wala nang lalabis at walang kulang. Hindi katulad ng iba pang mga sekta tungkol sa Mahdi, meron silang iba't ibang mga inimbentong mga sistema ng mga mitolohiya at mga inimbentong mga katuruan tungkol sa kanya. So sa atin, sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang totoong Islam, wa annal mahdi hakimun salihun rashidun yab'athuhu Allahu mujaddidan li hadha ad-din wa yu'lillahu hadha ad-din ala yadayh. Si Mahdi, siya ay magiging pinuno na mabuti at nagabayan na ipapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ipanumbalik muli ang relihiyon na ito at pangibabawi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon na ito sa pamagitan ng kanyang mga kamay. Yun si Mahdi. So hindi siya isang tao na katulad ng pinaniniwalaan ng mga Shia at iba pang mga sekta na matatalakay natin kanina. Yaqulu Ibn Khaldun. Sinabi ni Ibn Khaldun na isa sa mga classical na mga scholar ng unang panahon, I'lam anna al-mashhura bayna al-kafa min ahli al-islam ala mamar al-asar annahu la budda fi akhir al-zaman min zuhuri rajulin min ahli al-bayti yu'ayyidu al-din. Dapat mong malaman na ang lahat ng mga Muslim, ang kanilang pananaw ay mula sa lahat ng panahon hanggang sa dulo ng panahon ay lilitaw ang isang tao na si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapatagumpay sa relihiyon na ito. Wa yudhirul adal, siya ay magpapalaganap ng katarungan. Wa yatba'uhul muslimun, at susundin siya ng mga Muslim. Wa yastawla alal mamalik al-islamiyah, at itong si Mahdi pagdating ng panahon, siya ang mamumuno sa kabuuan ng mga lugar o lupalop ng mga Muslim. So, sa pagdating ni Mahdi, magkakaisa ang mga Muslim. So makikilala ang Islam at ang mga Muslim bilang isang bansa na lamang na hindi katulad ng nangyayari ngayon. Wa yusamma bil Mahdi, at ang magiging palayaw niya ay Mahdi. Wa yakunu khuruj ad-dajjal wa ma ba'duhu min ashrati sa'ati thabita fi sahihi ala athari. At ang paglitaw ng Dajjal pagkatapos ng pagdating ni Mahdi, kasi pagdating ni Dajjal nandito na si Mahdi, at maaring doon sa panahon na
mangyayari yung pagsakop nga sa Constantinople at yung ilang taon na tagtuyot, tatlo, pinuno na ng mga Muslim doon si Mahdi, at darating si Dajjal, at darating si Isa alayhis salam, at mamamatay si Dajjal sa kamay ni Isa alayhis salam. Papatayin siya mismo ni Isa alayhis salam. Sa lahat ng ito ay kabilang sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom sa mga sahih na hadith, wa anna Isa yanzilu min ba'dihi fayaktulu Dajjal. At si Isa alayhis salam, darating din siya pagkatapos ni Mahdi, pagkatapos dumating ni Mahdi, darating si Dajjal, tapos darating si Isa alayhis salam, at siya ang papatay sa Dajjal, si Isa alayhis salam. Patunay ito na si Mahdi ang pinuno ng mga Muslim, kasi dito, wayatammu bil Mahdi fi salatihi. At si Isa alayhis salam, pagbaba niya, si Mahdi ang magiging imam, hindi si Isa alayhis salam. Ngayon, tungkol naman sa mga Shia, ang kanilang paniniwala, ang majority ng mga Shia, yung tinatawag na Ethna Ashariya, kasi may mga sekta-sekta rin yung mga Shia. Merong Zaidiya, merong Ethna Ashariya, merong Alawiya. Yung sa Syria, sila ay mga Alawiya. Sinasamba nila talaga si Ali, direkta, na si Ali ay Diyos. Yung mga Shia na Ethna Ashariya, may mga paligoy-ligoy, pero bandang huli, doon din papunta yun. Sinasamba nila sina Ali, Al-Hussein at iba pang mga imam nila. Na ang kanilang mga imam ay mayroong mga katangian at kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas masahol pa sa Katoliko. Kumbaga yung doktrina ng mga Shia. Kaya nakakapagtaka paanong may mga balik Islam na umalis na sila sa relihiyon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tapos yung nag-Muslim sila, sasama na naman sila sa sekta na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tanga lang, gago lang yung gagawa nun. Umalis na sila mula sa isang sulok ng impyerno para lang pumunta doon sa isa pang sulok ng impyerno. Siyempre, ang gabay ay na kay Allah at ang pera ay mahirap talagang tanggihan ng sino man na ang hangad sa mundo ay pera lang. Yan ang nangyari kay Father Dave. At hindi na nakakapagtaka kasi ang nagpasyahada naman talaga sa kanya ay isang tao na pinagbibintangan na Shia sa Cebu, si Najib Rasul. So hindi nakakapagtaka na ganyan yung ugali niya. Alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala isinisiwalat niya o pinapakilala niya sa atin kung ano ang kulay ng mga tao na nakapaligid sa atin, alhamdulillah, para makilala natin kung sila ba ay kapatid talaga sa pananampalataya o kaaway. Alhamdulillah. So, huwag tayong malungkot kapag merong ganyan na nagpapakita ng totoong kulay, parang si Robin, dahil pinapakita lang ni Allah kung ano sila. Hindi sila kawalan sa Islam. Ang kasamaan na dinudulot nila ay pinahintulutan ni Allah na mangyari para matupad ang iba pang bagay na itinakda ni Allah. Ngayon yung mga Shia, sila ay naniniwala na ang Mahdi ay ang huli pang 12 sa kanilang mga imam. Na banggit na natin siya kagabi. At itong Mahdi na ito, si Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, o tinatawag din nilang Muhammad Al-Gaib, siya raw ay kabilang sa mga ina po ni Al-Hussein. At nung 5 years old na siya, siya raw ay pumasok sa isang tunnel sa Samura sa Iran at doon siya nananatili at lilitaw na lang siya sa dulo ng panahon bilang si Al-Mahdi. Buhay na siya. Pero dahil doon sa gayba, siya ay nagtatago doon o hindi siya nakikita. Siya ay invisible daw. At hinihintay ng mga Shia. Pero itong ganito paniniwala nga, syempre alam naman natin na walang ganitong klase ng tao, liban na lamang na tukuyin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng batayan na meron ng tao na nabubuhay ng mahabang panahon,
O meron bang dalil na siya ay buhay noon pa at buhay ngayon at lilitaw sa dulo ng panahon? Katulad ni Dajjal, merong dalil, merong mga hadith na tumukoy na siya ay buhay na noon pa, pero lilitaw siya sa dulo ng panahon. So itong kwento nila tungkol kay Al-Hasan Al-Askari, na lumilitaw na lang, ng ginagaya lang nila yung kwento ni Dajjal. Si Dajjal, umiiral na, pero hindi pa siya nagpapakita o hindi pa siya lumilitaw. Pangatlong sekta, bukod doon sa mga Shia, meron din naman ngang mga tao na nagpapakilalang kabilang sa Ahlus Sunnah ang tumatanggi na merong Al-Mahdi. Pero itong mga tao na ito ay napagtibay na nga natin kagabi na nagkakamali sila. Dahil bagaman hindi binabanggit si Al-Mahdi sa Quran, sa Sahih al-Bukhari, sa Sahih Muslim, siya ay totoong darating dahil ang mga hadith na nag-uulat tungkol sa kanya ay napakarami at ang mga ito ay mga sahih na imposible nang ito ay mapasinungalingan. At kabilang dito ang ating mga scholar, alhamdulillah, na naglinaw sa usapin na ito. Halimbawa dito, si Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, meron siyang aklat na Ar-Raddu ala man kadaba bil ahadith as-sahiha al-warida fil Mahdi. Libro niya yun. At meron ding libro si Sheikh Hamud bin Abdullah bin Hamad al-Tuwayjiri, na sinabi niya, o ang title ng kanyang libro, Al-Ihtijaju bil Athari ala man Ankara al-Mahdi al-Muntarar. So lahat ng ito ay nagpapawalang saysay sa sino mang nagaangkin na hindi totoo ang Mahdi at ito ay kwento-kwento lamang o alamat lamang. So doon sa mga nakalipas na panahon, actually hanggang ngayon naman, merong mga nagpapakilala nga na Mahdi. Merong nagpapakilala na Mahdi. At kabilang daw sa kanila ay yung mga tao na ang pangalan nila ay Mahdi o pinangalanan silang Mahdi. At meron din naman yung mga tao na sinasadya nilang tawagin ng kanilang mga sarili bilang Mahdi. So yung iba tinawag na Mahdi, yung iba nag-angkit talaga na sila yung Mahdi. So kabilang dito, itong isang tao na nagangalang Maymun al-Kaddah, na ipinanganak siya nung mga 8th century, 259 pagkatapos ng Hijra, na itong si Maymun al-Kaddah, ang lolo niya ay Hudyo at kabilang sa mga Zoroastrian, Hudyo, Hudyo yung angkan nila pero Zoroastrian siya. So may kita yung mga Hudyo, wala silang paninindigan sa relihiyon. Kung saan may pakinabang, nandun sila. At siya ay nagpakilala na Mahdi at siya ay naghari doon sa North Africa at nasakop niya ang Egypt, ang Hijaz at ang Syria. So yung lugar na malapit sa Makkah at Madina, lugar ng Makkah at Madina, yung western part ng Saudi Arabia, nasakop niya rin. At pagdating sa mga ganitong tao, alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala na rin mismo ang nag-i-expose sa kanila. Si Allah subhanahu wa ta'ala na rin ang nag-i-expose sa kanila. Kaya nga, pagdating dito sa usapin ng tabdi, yung tatawagin kang gumagawa ka ng bid'a o sasabihin ng tao hindi ka salafi, huwag kayo papa-apekto sa mga ganong klase ng tao. Kasi bandang huli, si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na magsisiwalat kung ang tao ba ay ligaw o si Allah subhanahu wa ta'ala ay mangangalaga sa tao na yon kung siya ba ay kabilang sa mga awliya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi usong-uso ngayon sa panahon natin ngayon yung manghusga, yung magbintang o lagyan ng X yung picture mo o kung ano-ano pang ginagawa ng mga tao. Halimbawa, darating sa inyo yung pagkakataon na gano'n, huwag kayong papa-apekto, tuloy nyo lang yung tama na ginagawa nyo. Kung mali, edi tigil nyo. Gano'n lang kasimple yun. Kung mali yung ginagawa nyo, di tumigil kayo. Kung tama, edi tuloy nyo lang kahit ano pang sabihin nila.
kahit ano pang sabihin nila. So syempre, bukod dun sa Mahdi na hinihintay ng mga Shia, ito nga si, ano, si Muhammad al-Ghaib, meron pang ibang mga sekta ng Shia na meron naman silang iba pang sariling Mahdi. Iba pang sariling Mahdi. So kabilang dito yung sekta ng mga Batiniya, yung Karamita, Shia rin ito, itong mga ito. Na sila ay tumatanggi, kaya tinawag silang Rafida rin. Katulad ng Ethna Asheria, Rafida din sila. Pero ito, Rafida rin kasi kapag sinabing Rafida, sila yung mga nagtatakwil sa khilafa ni Abu Bakar, Omar at Uthman. Si Ali lang ang tinatanggap nila. At itong mga tao na ito, sila ay lumaganap din doon sa North Africa. At sila na yung mga ninuno ng Fatimiya, na sekta ng mga Shia, na tinalo ni Salahuddin al-Ayyubi bago pa niya nasakop ang Jerusalem, ang Palestine. So mautak si Salahuddin kasi kung hindi niya natalo yung mga Shia na nasa Egypt, hindi niya magagawang masakop ang Jerusalem kasi ang mga Shia ay nakikipagtulungan sa mga crusaders. Sila ang malaking tumutulong sa mga crusaders. On and off din yung relasyon nila ng mga crusaders, pero ang mga Shia, yung panahon na yon, sila ay nakikipagtulungan sa mga kuffar laban sa mga Muslim. So meron ding Mahdi nga na nagpakilala na kabilang sa mga Karamita. At ito ay isang tao na nagngangalang si Muhammad bin Tumart. Hindi ko alam bakit ganito yung apelyido niya. Pero siya ay taga doon din sa North Africa. So siya ay nagpakilala daw na Mahdi at siya ay napagtibay na isang sinungaling at mapangapi na pinuno na isa sa mga pinakakagimbal-gimbal na ginagawa niya nung siya ay naghahari sa lugar na yun at pinapakilala na siya ang Mahdi na ilalagay daw niyang ilan sa kanyang mga tagasunod sa loob ng mga libingan at inuutusan niya ang mga ito na sabihin sa mga tao na siya ang Mahdi. At sa gabi, pinapatay niya itong mga tao kapag nalaman nila na o kapag natuklasan nila yung kanyang mga sikretong mga ginagawa. Itong si Muhammad bin Tumart. Yung kay Saniya, na isa rin namang sekta rin ng Shia, related din sa Shia, isa rin ligaw na sekta. Sila naman ay mayroong kinikilalang Mahdi rin na si Muhammad bin al-Hanafiya. Na katulad ng mga Shia, itong si Muhammad al-Hanafiya daw ay invisible. Pinanganak na siya noon pero ngayon buhay pa rin siya at siya ay invisible na nabubuhay at siya raw ay pinapangalagaan ng dalawang leon. At kung saan siya nakatira ay mayroon daw dalawang ilog o dalawang sapa na dumadaloy doon at siya ay tinutustusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga pangangailangan. May kita natin itong mga sabanalay mga inaangkin ng mga Shia na Mahdi at yung iba pang mga ligaw na sekta. Puro mga kwentong barbero yung kanilang mga pinaniniwalaan tungkol sa kanilang mga pinaniniwalaan na Mahdi. At may dagdag natin, sa meron bang isang sekta uli ng Shia na tinatawag na Zaydiya, at itong Zaydiya, sa lahat ng mga sekta ng Shia, ito daw yung pinaka, kumbaga, pinakamalumanay o pinakamalapit sa Ahlus-Sunnah, pero Shia pa rin sila. Hindi nila tinatanggap din ang khilafa nung tatlong mga naunang khalifa. At sa Zaydiya, ang Mahdi ay kinikilala nila na ganun din, ina po ni Ali, pero hindi siya pinaniniwalaan ng mga Zaydiya na Shia na darating sa dulo ng panahon.
Kahit sino pwedeng maging Mahdi sa iba't ibang mga panahon at walang special na significance ang kanilang Mahdi doon sa araw ng paghuhukom pagdating ni Dajjal at pagdating ni Isa alayhis salam. Siyempre, panghuli sa makabagong panahon, ang sekta ng Ahmadiyya na nagpapakilalang mga Muslim din, actually malinaw na kafir sila katulad ng mga Shia, ang founder nila na si Mirza Ghulam Ahmad ay nagpakilala na isa sa mga katauhan ni Isa alayhis salam at siyempre nagpapakilala na siya ang kahuli-hulihang propeta. Siya raw ang kahuli-hulihang propeta. So dito pa lang sa sinasabi niya na naniniwala siya na may reincarnation o naniniwala siya na siya ang huling propeta, hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw na ito ay kufur, malinaw na ito ay kawalang pananampalataya. Isa sa mga argumento ni Mirza, bago natin matukoy yung tungkol sa kanyang yung tungkol sa kanyang doktrina sa Mahdi, itong si Mirza Ghulam Ahmad, bakit daw siya ang huling propeta at hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi yung aya sa Quran, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yung aya daw na yun, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ama ng sino man sa inyo, subalit siya ay sugo ni Allah at kahuli-hulihan sa mga propeta. Yung khataman nabiyyin doon, yung khataman nabiyyin, ininterpret ni Mirza Ghulam Ahmad bilang singsing o palamuti ng mga propeta o palamuti ng pagiging propeta. Pero siya raw talaga ang huling propeta. So malinaw na kafir itong sekta nito na si sinimulan o tinatag ni Mirza Ghulam Ahmad. At sa Ahmadiyya, si Mirza Ghulam Ahmad lagi ang bida. Okay? So siya na yung huling propeta, siya pa si Isa alayhis salam, at siyempre inangkin na rin niya, siya yung Mahdi, kapal na mukha. So lahat, inangkin na niya na siya lahat yun, so siya daw ang Mahdi na magpapanibagong muli sa pananampalataya sa buong mundo. So siya daw si Mahdi, dumating na siya. Pero alhamdulillah, lahat ng ito ay nakikilala natin na puro ano lang, puro mga ligaw na mga sekta, alhamdulillah, at malinaw sa atin kung sino si Mahdi at anong kanyang mga gagawin. So bukas, tatalakayin na natin inshallah ang pagdating ni Isa alayhis salam. Inshallah, madadaanan natin ng konti yung eksaktong panahon ng pagdating ni Mahdi ayon sa mga batayan. At ano yung mga mangyayari kapag dumating siya at yung pagdating na rin ni Isa alayhis salam, inshallah. So tutuloy natin ito bukas. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.